Ayan, hello guys, welcome back to my channel. Ayun, nakikita na sa harap natin ngayon, sa harap ngayon, yung ating kalabasang may langgam. Ayan, kalabasa. So, gagawin natin ngayon dito sa kalabasa natin is gagawa tayo ng pilipit na kalabasa. Ayan. So, para po dito sa mga maganda to, no? Tanda sa mga batang hindi mahilig kumain ng gulay. Ayan, hindi nila malalaman may kalabasa pala sa lang kinakain sa nila. So, yan. Ito, nilagyan ko lang siya ng konting tubig. Bawasan ko pang konti. Ilaga lang natin siya hanggang yung tubig niya matuyo at lumambot yung kalabasa natin. Tapos, mamaya natin siya i-continue pagka malambot yung kalabasa natin. Hi, guys! Ayan, power back. So, ito na yung kalabasa natin na nilaga natin, no? So, meron tayo ditong 2 cups na glutinous flour. So, itong kalabasa natin, i-mash muna natin siya. Ayan. Ayan, sobrang lambot ako niya. Actually, mag-add tayo ng glutinous flour. Ayan. So, yan po. Ayan, pasensya na kayo. Mabaling flash yung pangasol. Yan. So, ganito yung sinasabi kong magiging texture ng ating kalabasa at glutinous, no? So, ngayon, dahil ganito ng texture niya, kukuha tayo ng enough na amount para makaform tayo ng parang pretzel. Or kung gusto ninyo, kung meron kayong rolling pin, ay di. Para pantay-pantay yung ano niya, yung sukat ng ano niya. Yun, pwede. Tapos ang shape niyan, depende na sa inyo kung anong gusto ninyo. Pwede siyang yan, ganyan. Or yung iba ang ginagawa nila is yung yan, ito natin na konti. Parang number 8. Yan. Ganyan. So, kung anong ano ninyo, number 8 or yung kagaya na pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Pwede na siguro yung ganyan. So, ito. Lagyan na natin siya dyan. Ito na yung nagawa natin. Ngayon, iprito ko siya. Hindi nga lang merong malaki, merong maliit. Okay lang yan. Hindi naman natin pantitinda yan. So, ito, ipaprito ko na siya ngayon. Tapos natin siya iprito. Gagawa tayo ng magkakaramelize tayo na asukal, no? Ididip natin siya ngayon sa asukal. So, ito na po. Dahil mainit na yung natin, pipito na tayo ng ating pilipit. Are ko.
Yan. So guys, dito sa ating non-stick na pan, magkakaramelize tayo ngayon ng asukal. Lagi lang ito siya. Yan. So ito yung mga naluto natin, no? Ito po guys, ayan, mag-caramelize na yung sugar natin. Naalan natin yung ating apoy. Ah, hindi siya natunog. Tapos, yung isang side na lalagyan natin. Guys, ayan. Ayan, finish product na ating tinipit na kalabasa. Ayan, medyo magdagdag pa tayo sa ibang sayang yung sugar natin. Ayan. So guys, ito na yung finish product na ating tinipit na kalabasa. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Tapos ito yung kabilang side niya. Ayan, yung kabilang side po niyan, walang sugar ha. So yung kabilang side lang may sugar. Ay, tinipit siya. Ayan, titikman na natin. Masarap po ito. Promise. So, sa mga batang hindi, ay, dumikit siya. Sa mga batang hindi mahilig kumain ng gulay. Wala kang malalasahang hindi mula sa kalabasa. Hindi. Hindi mo malalasahan na may kalabasa siya. Para kalang kumakain ng tinapay na dinip sa honey. Parang ganun lang. Ay, dumikit siya. Sarap. Kain na kayo. Ano ako? Lunch ito. Tuloy niya. Medyo matigas. Nakabidyo ko ba yan? Oo. Oh, yun lang pa. That's it for today. Ito. Ito. Medyo matigas pa. Ano? Wala sang kalabasa ba? Wala, diba? Oh, so, kalabasa? Oh, hindi mo alam, may kalabasa yung kinakain mo, no? Oh, bo. Yan, kalabasa. Sabi niya, hindi siya kumakain ng kalabasa kasi totoo sa totoong buhay. Gulat siya, may kalabasa pa yung kinakain niya. So, yun lang po. That's it for today.
Sana nagustuhan niyo yung Philippine recipe. Ay, Philippine recipe. Kalabasa Philippine recipe na senior ko sa inyo. And sana, huwag niyo lang din kalimutang mag-subscribe para lagi kayong ma-notify sa mga bagong videos at recipes na i-upload and i-share ko. And huwag niyo lang din kalimutang mag-like and mag-comment. And see you po on my next video. Bye! Ano? Peace out!